Hi guys! Hello world! Welcome back to my channel! Hi guys! Kumusta kayo dyan? Sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat! At saka yung nag-views, maraming salamat po, nag-share. Alam ko kung sino kayo. At ang topic pala natin ngayon, isa kang first timer na mag-abroad. What are the things to do if you are a first timer na mag-abroad? Anong dapat mong gawin? Dahil ito din ang kadalasan na binabanggit sa iba nating mga kababayan na hindi pa alam. So, ito, maikli lang itong ginawa ko kasi merong nagtanong sa akin at saka kaya naisipan ko ito. Sana panoorin niyo po ito. So, kung mag-start na ako, mga kabayan, una mong gawin, kung isa kang first-timer na mag-abroad, hindi mo alam kung ano mong gagawin mo. First, yung dadalhin mo lang talaga is damit na hindi marami. Huwag mong damihan yung mga damit mo, yung mga pants mo, yung inner mo lang, yung bra mo, yung panty mo, your brief, ganyan. Yung mga damit, wag mo nang dalhin. Ilan lang ang dalhin mo. Wag kang magdala ng pinakamarami mong ano. Kasi pwede ka naman makabili dito sa ibang bansa. Ang pinaka-importante mo din gawin is at dalhin ay yung pagkain. Gaya ng biscuits or noodles, noodle cup. Pasok mo talaga yun sa bagahe mo. Huwag mong kalimutan. Kasi every time magutom ka, mayroon kang madudukot dun. Makakain. Kasi pag bago ka lang, pag punta mo pa lang dun, as in gutom ka, at saka hindi ka sanay sa mga pagkain sa ibang bansa, gaya dito sa Qatar, mabaguhan ka talaga sa mga pagkain dito. Hindi mo pa mag-take sa sarili mo. Wala kang ganang kumain. Kaya yung mga first-timer, papayat talaga sila dito. Yung mga first-timer, kasi hindi sila sanay sa pagkain dito. Yung amoy ng pagkain. Yun talaga. Kasi yung kinakain nila, kaya nga, tayo mga ibang Pilipino na nandito, na hanap-hanap pa rin natin yung pagkain Pilipino. Iba pa rin. Kaya magdala ka ng biscuits, noodles, or magdala ka na ano, daing, ano mo lang, ibalot mo lang. Yun. Sa amin yan, sa Cebu, buwad. Sa iba, daing, kung sa ano pa, sa Tagalog. Yun, magdala ka, pahid sa tiyan mo, gaya ng mga epicacent. Yung maliit lang, yung dalhin mo, at saka, wag mo, yan, carry yan. Doon mo yun talaga sa luggage mo. Yung pang-check-in mo lang talaga. At saka, wag kang magdala ng mga tutulis na mga bagay. Para iwas, aberya lang talaga tayo, mga kabayan. Ang, ano mo, basta magdala ka talaga ng pagkain, yun talaga. Magdala ka din ng extra na pera. Kasi, iba ang pera dito, iba din ang pera sa Pilipinas. Kasi peso tayo din sa ibang bansa. Kung saan ka, yun din ang pera nila. So, papalitan mo yun. Pwede din magdala ka ng dollar. Para anytime, pwede ka makabili. Kasi peso ang atin. Example, sa mall ka, nagtatrabaho, ano, magdala ka ng stocking or ano pang iba ni mong dalhin, pang barikos yung gamot na panghidid, ganyan, gamot kabayan, gaya ng bio-JC, kahit lima lang, ganyan, pang sakit sa tiyan, yung pang LBM, magdala ka rin. Kahit lima-lima lang, ganyan. Napkin, ano pa, iba. Roll-on, ganyan. Kasi toothpaste, toothbrush, yun, ipasok mo yun doon. Lotion, kung magdala ka ng lotion na 100, lagpas ng 100 ml na lotion, doon mo talaga ipasok yun sa luggage mo. Huwag mo ipasok sa hand carry mo ng kahambag mo kasi kukunin yan. Pag nag-check-in ka na doon, papunta talaga na sa flight mo, i-check yung bag mo lahat. Tingnan nila.
Bawal yan pag ano, lalagpas ng 100 ml. For safety mo lang yun. Gaya na, example, kung mahilig ka sa alcohol, wag mo talaga ilagay sa bag mo na hand carry. Doon mo yun ilagay sa luggage mo. At saka, anuhan mo siya, tape mo siya para lahat ng mga gamit mo, ano lang siya, walang ano sa ilalim. Kita ko yung ibang mga ating makababayan, may nagdala ng mga sagi or ano ng mangga, wag mo niyong i-hand carry kung gusto kang magdala. Ibagahin mo talaga yun, i-check-in mo yan para iwas aberya ka. Kaimportante talaga, pray. Mag-pray ka talaga, kabayan. Yun talaga ang pinakamabisang sandata mo talaga. Lahat ng problema mo talaga ay gagabayan kanya. Pray talaga, pinaka number one mo yan. Nag-abroad ka, kung first timer ka talaga, kabayan, kailangan mahaba ang pasensya mo. Mahaba talaga ang pasensya mo. Ilang sakong bigas haba ng pasensya mo. Kung gaano kataas ang pasensya mo, yun ang gagamitin mo. At saka tiyaga. Pagtiyagaan mo yung trabaho mo. Hindi ka pwedeng hindian mo yung trabaho mo kasi yun ang napasukan mo. Kailangan kang makisama sa mga katrabaho mo. Respetuhin mo din sila. Isa din yan. Yung pakikisama at pakikitungo mo sa ibang kaano mo, ka-coworker mo, ting mga hindi kaparihan natin Pilipino, kahit kapwa natin Pilipino, kailangan mo talaga din makikisama. Isa din yan. Kasi sino pa naman ang magtutulungan? Tayo pa naman ang kaparehas natin. Diba? Ano, iba ang klima natin. Kasi sa Pilipinas, iba ang amoy. Dito, iba din ang amoy. Lalagnatin ka talaga. Natry ko na yan. Sumakit yung ulo ko. Hindi ko maano, mawari. Kasi iba ang amoy sa atin, iba din dito. Basta maintindihan mo lang yun. Pag nandito ka na sa ibang bansa, ano ka talaga. Kahit hindi ka, wala kang migraine, wala kang ano ng sinus, magka-sinus ka. Naintindihan mo talaga yun pag andito ka. Iba pala ang SIM nila dito. Hindi gaya dyan sa atin. Kaya bibili talaga tayo ng mga SIM. Kaya kailangan natin ng extra na pera. Kasi iba ang SIM dito, iba din sa Pilipinas. Hindi ka makapag-contact. Yun lang, yung may papayo ko sa mga first timer. Alam ko mabibigla kayo, mahuhomesick, ganyan. Pray ka lang. Yun. Kung sino mga friends mo, makipagkausap ka sa kanila. So, sana sa maikling video na to, mga kabayan, meron kayong nakuha, i-share ko yung karanasan ko dito na isa akong first timer na hindi ko din alam. Yun pala. Ilang milyang luha ang inano ko. Tagas ng luha ko. As in, talaga noon. Ngayon, medyo better na yung pakiramdam ko. Hindi na gaya noon na first timer ka pa. Grabing luha mo pumapatak talaga. Hindi na maano na masalo ng ano. Ganyan sa mga kabayan. Mag-focus ka kung anong dream mo sa buhay. Kung ano ka maging. Huwag kalimutan. At yung mga taong nag-ano sa'yo, tumulong sa'yo. Huwag mo silang kalimutan. Tapos sasalamatan mo sila. Yung hindi pala nag-subscribe, click lang kayo dyan sa ilalim. Meron dyang napasubscribe na pangalan, Red, na may button, i-click nyo yan. Yung hindi pa talaga alam, meron talaga mga iba nating mga kababayan na hindi pa alam paano pa mag-subscribe, i-click nyo lang yung button dyan sa dito sa down below, i-click nyo yan, at saka nakikita nyo yung bell, i-click nyo, at saka
I-click mo yung all kasi mayroon yung all, personalize at saka none. I-click mo yung all para every time pag meron ako mga vlog na i-upload, updated po kayo mga kabayan. Sana hindi kayo magsawang magsuporta sa akin. Kahit akin, no, na ma, hindi ko pa rin malitik. Kasi nga, Bisaya nga ako eh. Maraming salamat mga kabayan sa lahat po nag-subscribe, nag-share, nag-likes. Lahat po kayo, maraming salamat. At saka, God bless us. See you on my next vlog. I love you guys. Bye!